So ito mga master, good evening. Ayan, meron tayong panonoring video ngayon. Ngayon ko lang nakita to, vlog ni Jaco Kagang. So kanina lang nangyari to, no, ng Saturday ngayon. Hindi ko alam kung ano nang ano, kung anong lagay nung tingin ko kasi ba to, parang ano eh, no? Malala yata. But, well, anyway, panoorin na lang natin kasi ano, hindi ko pa rin alam kung anong storya dito, no? Tingnan natin. So, ayan, naglo-loading lang. Forward na natin konti. Okay, sige, ate. Good morning po. Shout-out sa kanila. Taga-Pasig po kami, no? Nadaanan namin si Kuya. Oh. Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Michael. So, nakahandusay siya dito. So, bumaba po kami para at least tanongin namin kung anong kalagayan niya. So, happened po na may internal bleeding po siya, no? Inantay lang namin yung ambulansya. Tinawagan namin ambulansya po para po siya ay mabigyan po siya ng so, hindi muna po namin iniiwan, no? Hanggang di dumarating. Oh, shoutout dun sa mga rider na tumulong. Then, tawagan na rin po namin yung pamilya niya, asawa niya, para alam po. Ganyan talaga dyan mga master kapag yan. Anyway, mga rider, sila-sila lang din naman nagtutulungan kapag may ganyang klaseng scenario. Ang mga hindi lang naman nakakatulong yung mga bashers eh. Pero kung sino yung nandyan talaga, sila talaga yung tumutulong. Dating naman po nila doon, kaya ano, please follow po ang page din po ni Eta Anding, page sa YT po, no? So itong mga tumulong, ito yung mga ano, riders na nandyan sa tapay. Ayun, no? So, medyo malala talaga kasi may ambulansya pa lang, ano, tinawag. Dumating na. Ayan, dumating na yung ambulansya ng Tanay. Tanay ito. Pukuli na si Kuya. Ayan, so, nandito siya nakahandusay. Hindi ko napapakita yung ano, no, kasi maano. Matawag ito. Censored. Masi-censored tayo. Paglitan tayo ni YouTube. Sa kubo. Kahiga siya doon. Inang hindi natin alam kung hindi sinabi kasi na ano eh, no. Pero sabi nung babae, nakita nila nakahandusay na doon. So ibig sabihin, walang tumutulong, no? Or walang dumadaan. Kaya ganoon. So ito mga to, mga rider to. Parang back ride 'yun. Kasama niyo? Hindi, nag-aaral lang namin. Parang back ride to mga babae. Ayun nga, kasama ng ayan, mga rider, kakasama yung mga babaeng nandun, nag-assist. So, ikakat ko na doon sa nakahiga siya. Diretso na tayo sa ano. Ayun yung motor. Kasama ninyo, brad? Kasama ninyo, ate? Hindi po, nadaanan lang namin. Basta relax ka lang. Hindi, basta gumagalaw. Gumagalaw ka ba, kuya? Ate, okay. Saan masakit sa'yo, kuya? Ang kulit ni Kagang, eh, no? Magdugo? Sinanong. Bakit? Huwag kang uminom ng tubig, kuya. Obviously, gumagalaw. Talaga to si Kagang eh. Dito, umapno na si. So, ito pala yung ano, after ng ano. Ah, before interview niya. Doon sa ano. Sa. Niya, dito siya bumangga. Doon siya tumama sa ano. Sa may warning sign. Nakalagay, danger, warning sign. Doon pa siya tumama. Unan. Mabilis to. Mga ganito, mga master. Masakit. Ano ba ang masakit sa'yo? Dibdib lang? Magaling ako. Lapit ko. Ay, mo na. Kung hindi mo kaya. Yan. Muna. Bleeding. Ha? Hindi makatayo yung ano. Puso talagang to. Masakit. Tumama sa dibdib. Anong naramdaman mo? Doon siya tumama sa sign. Yung mga dalawang bakal doon. Kasi yung warning sign doon, nakalagay yun sa bakal. Doon talaga siya sumalpok sa bakal. Buting naka-helmet siya o. Wasak yung... So, yung visor ng helmet niya tanggal din. RS150 yung motor niya, Honda. Ang aga pa lang. Natulin pa naman 'yan. Iyo. Buti ingat, ano. Ingat. Aga pa. Dumating ako. Hindi naman. Buti raw dumating buti, siya. Buti nandito sila, nakakatulong. Oo, oh, 'yan. 'Yan ang maganda sa mga riders diyan, mga tambay. Yung mga tambay diyan sa Kubo, 'yan talagang tumutulong 'yan pag merong disgrasya. Kahit na binabash na yung mga yan, nandiyan pa rin yan. Tutulong pa rin na tutulong yan. Ano muna to? Walang kapalit. Yan kuya, po maganda dyan sa mga tambay dyan sa Kubo. Mga bashers lang naman ang walang ambag eh. Ikaw mo doon. Honda RS150.
Uulin yan. Wait lang. So, itong motor, sira. Dadalhin na yan sa, ano, sa... Tawag nito? Doon sa pit stop. Doon sa loob ng kubo. Kasi safe yan doon. Hindi yung mawawala. Yung motor niya kasi nabasag. So, medyo nakatingin ako sa baba kasi nasa baba yung ano, laptop. Yellow. Yung ano... Yung tawag dito. Warning sign pa kasi yung ano, no? Talagang tinamaan yan. Laki noon. Mga siguro ang size noon. 1.5 meters by 1 meter. Ganun po kalaki yung sign na yun. Sige lang, Brad. So, yung pinakadulo. Dulo, sa dulo. Si may nagpa-park dito. Pababa na yung ano, rider. Pauwi na yata to. Medyo mabilis talaga yung ano niya. Dito kasi ang mga ano. Madalas kasi overshoot. Doon sa side na yun eh. Diretso pa kunti, kuya. Napasarap siguro takbo nito. Tingin ko naman mukha namang hindi yan, racing yan. Kasi okay. Naka ano. Eh, hindi natin sinasabi, no? Baka nasarapan, di ba? Grabe. Natin na may istorya, pero ganun pa man. Dumating ako, ano na. Yan, ingat-ingat tayo lagi sa ating biyahe. Ko, nakahiga na. Kawawa nga eh. So, yan lang. Matatapos na yung video ni Gagang, no? 6 minutes pala to. So, ayan yung ganap kanina. No? Follow nyo siya sa kanyang YouTube channel, no? Kaya subscribe na rin kung nagustuhan nyo itong ano na to. Update lang, Saturday morning. Ito yung ganap. Okay, so yun. Yan ang kaganapan mga master kaninang Sabado. Talagang kahit walang mga vlogger dyan, kahit walang maniniyot, talagang yung part na yan, yung lugar na yan, yan talaga yung pinaka-delikado dyan sa Marilake. Napakaliit lang na kurbada niyan pero sobrang daming nadidisgrasya diyan. Kaya kung first time ka diyan sa Marilake, alamin mo agad kung saan yung kubo. Yun agad ang alamin mo kung saan babanda 'yon para siguradong pag dumaan ka doon safe ka kasi minsan may nagkakabanggaan doon, merong overshoot, 'di ba? Para at least pagdating doon magdahan-dahan ka na. Okay, so 'yun lang yung payo ko doon sa mga rider na umakyat diyan. All right. So 'yan yung ating ano ba 'to? Parang ano lang eh. Parang review lang eh, no? Okay, so parang reaction, no? Reaction video na walang kwenta. Okay, so yun lang mga master. Subscribe kayo kay Jaco Kagang. Bye-bye!